at kapag ito i-apply mo, mangyayari po talaga sa iyo. So yon, so ikaw na nakaupo dyan, ikaw yung nagre-represent na Pasko. Kung ano man makita mo ngayon at marinig na achievement ko, ito yung magiging future ninyo. At lalo na future ninyo, ang mga uplines ninyo na Millionaire Circle na ngayon at Car Achiever. Yon. So sa lahat po nang hindi ako kilala, alam ko kilala nyo na ako kasi maingay ako. Pag ako ay may talk sa UAI, sobra pong ingay, di ba? So hindi ko alam kung kilala ba ninyo ako or hindi pa. Yon. So hindi pa para ma-refresh, no? Yon. So my name is Azucenes de Lima, Tubong Negros Occidental. Isang graduate high school lang po ang natapos ko. Ayan. And ang background, naging kasambahay ng 8 years, naging lady guard 5 years, naging OFW 4 years. Nag-private driver sa ibang bansa 4 na taon sa bansang United Arab Emirates, Abu Dhabi. Yun, 4 years po ako dyan. At isang na-invite dito sa Empowered Consumerism, through online, sumubok. At nung nakita ko left and right, dalawang tao lang yung i-build, pwedeng bago ang buhay ko. So nung inaral ko, sabi ko sa sweldo ko, grabe, sabi ko sa mga best friend ko, kapwa ko OFW, mag-join talaga ako pagdating ng sweldo. Sabi niya, anong join ko? Sabi ko, may nang-invite sa akin sa online. Itong isang opportunity, siguro ito na yung panalangin ko na ito na yung sagot. Sabi niya, stop ko, networking, huwag kang sasalit yan. Hindi kayo yaman dyan. What if yayaman ako? Yan, saglit lang po guys, ha? Turong ko lang yung ipitan. Ayan. So, sabi ko, what if yayaman ako? Sabi niya, marami nang sumali sa networking, hindi na bago ang buhay. What if magbago ang buhay ko? Hindi ka yayaman. What if yayaman? Hindi ka maging successful. Maraming nang networking dyan. Kamag-anak ko, nag-networking na. Hindi naman na bago ang buhay. Sabi ko, what if nga mabago ang buhay? Walang mawawala kapag sumubok. Ika nga, walang manalo sa luto kung hindi ka tataya. Tama ba? So, yun. To cut the story short, nag-join po ako. And sakto din po, natapos na ako ng kontrata. Nakadalawang kontrata po ako sa 4 na taon. Nakadalawang kontrata, tapos nag-extend ng another 2 years. So, total ay 4 years. So, sa 4 years po, hindi po ako naging mayaman. Marami po akong resibong nauwi. Sobra pong kapal ang resibong nauwi ko. Padala sa pamilya every month. So, yun po yung aking napala doon sa abroad. May na-invest ba ako? Yes, meron. Meron po akong bahay na napagawa sa probinsya. At meron din po akong lupa na nabili sa loob ng 4 years. Pero ang lupa ko ngayon, hanggang ngayon ay medyo madamo. So hindi naaayos. No? Dumaan man sa time na nag-abroad ako, pinapalinisan ko, pero parang pera lang ang habol sa akin. Hindi ko nakita yung everyday na nag-araro, everyday nagsisweldo ako, everyday nagtatanim ng pinya, pero nagsisweldo ako. Nasaan ako na nagsasahod sa kanila? Nasa ibang bansa. Ang nangyari po, wala pong nangyari. Ang abono, sakto lang din po doon, hindi na po tumubo sa akin na lumaki pa yung bayad ko kaysa doon sa na nagawa. Dahil wala namang boss, hindi naman ako nakatingin. So parang ang buong araw nila, hindi pa tapos yung pinapagawa mo. Na parang pitix lang din siguro ang ginawa. So sobrang na-dismaya ako, nasabi ko, ano ba yung negosyo yung magandang pasipan? So buti na lang may dumating sa akin. Shout out ako talaga sa lagi kong grateful ako sa upline ko, upline Ding Dong Vito na nag-invite sa akin ng sa Facebook ng nagpakilala sa akin ng EC. So alam ko siya talaga yung binigay sa akin ng universe para makita ko ang magandang opportunity. Kasi ako ay nang matagal nang nangarap na magbago ang buhay. So yun po guys, na-invite ako, isang account lang po ako. Ang tagal ko pong nag-join kasi talagang nag-antay pa ako sa sweldo ko. Marami akong utang sa boss ko eh. Bumili ako ng 5 hectares na lupa. Tapos, hinulug-hulugan ko lang ba sa boss ko? Kasi nga, gusto ko lang na mauna ako doon sa luti na yon. At ano kasi siya, first come, first serve. Tapos, malapit lang din sa aming lupain ng parents ko. Yun, kaya inutangan ko. Kaya medyo natagalan ako mag-join. Gawa ng, yun, sweldo, wala. So, pag sweldo talaga, nag-join agad ako. Ang good news, pag-join ko, 1 month, umuwi na agad ako dito kasi finished contract na rin siya for 2 years. Uwi ko, bakasyon lang yun. At sabi ko, gawin ko lang siyang part-time. So, ang nangyari, ang good news, nakita ng upline ko, ng aking post na sa Facebook, nasa airport ako. So, sabi niya, birthday niya. So, yun, nakapag-attend ako, birthday niya. Sabi niya, birthday niya. Pumunta ako ng office. Yun pala ay hindi birthday. Personal pala na seminar sa office. So, na-refresh ako to cut the story short. Nagsinungaling yung aking sponsor, pero may purpose talaga. Yun. At
Arnie Limpin ang speaker. So nakinig ako. 21 days na lang flight ko na pabalik sana. That was 2014. 6 years ago. Yan. So balik dapat ako noon. Kaya lang, si Arnie Limpin ang nagbilog-bilog. Ginawa niya akong example. Ako yung tinawag niya doon sa mismong office. Ako yung example. Pangalan Unes. Halimbawa, ikaw to, ikaw to. Grabe, nabaliw ako doon sa left and right. So nung nabaliw ako doon sa left and right, sabi ko, okay, pag kumita ako ng 20,000 inside 19 days, din ako babalik sa abroad. Kasi 21 days na lang eh. Flight ko na, balikan, libre ng boss ko. So ang good news po guys, kumita 20,000 lang yung sabi ko, kikita ako. Ang good news, kumita po ako ng 60,000. Nagkataon po yung upline ko, naspilubiran niya po ako. Naspilubiran niya ako sa kabila, tuloy-tuloy. At ang kabila ko, siyempre ni-winner out ko. Kaya kumita po ako ng 60,000 inside 19 days. So good news po sa akin, bakit? Ilang sweldo na yun sa isang sa abroad? Ang 60,000, magkano 20,000 sweldo? Tatlong buwan ko na po sa ibang bansa. Kinita ko ng 19 days lang dito. 2 days na lang, flight ko na. Hindi na ako ginaganahan mag-flight. Bakit? Kumita ako ng 60,000. Bakit ako kumita ng 60,000? Naspillover ako ng upline ko sa kabila. Nag-hit ng trip to Hong Kong ang naspillover niya. Tapos, na-hit ang trip to Hong Kong. May mga package, may mga product, ganun. So, ang nangyari, in-invite ko yung aking mga boss dati nung ako'y katulong ng 8 years. So, sila naman po ay nag-7 heads. Dalawang mag-asawa, nag-7 heads, so 14 heads. Ang akin namang kasama doon sa lady guard ako noon, pinuntahan ko na lahat yung mga yon. Tapos na-invite namin yung yung OIC, yung head ng guard doon sa SM North. So yun naman ang mag-asawa, nag-join naman sila ng multiple accounts at na-invite ko rin itong si upline JP Ramirez, nag-multiple accounts itong si Immunity. Ayan. And then nalagyan na-invite ko rin itong si upline Edward, yung pinaka-apply niya, OFW po yan, yung apply niya direct ko. So, yun, sila po yung mga spillover na lang po yan. So, sila po ay lumaki na ang grupo talaga. Hindi na ako, late na pala yung sila apply. Late na pala yung ako yung nag-start, na-hit ko yung 60K. So, yun, na-hit ko ng 60,000, sabi ko, grabe, mag-send email ako sa boss ko. Nag-send email ako, sabi ko, boss, I don't want to going back in your country. I joined MLM. What is MLM? Multi-level marketing na soon to be, boss. I'm like you, soon to be, I drive my own car. I'm not your driver anymore, boss. Sabi ko, gano'n, sa boss ko. Sabi niya, fuck you. What inside cockroach inside your mind? Sabi sa akin, sabi ko, grabe, boss, ang ganda ng negosyo. Ang liit-liit ng puhunan, laki-laki ng kitaan. 8,999 yan. I'm talking about the latest income ngayon ay investment. Dati kasi mura lang yung investment. Ngayon, 8,999. Pero malaki din yung pairing natin, 1,800. Dati kasi 1,500 lang. Yun. At, ayun. So sabi ko, okay. Sabi niya, careful. You are a very smart girl. But listen, this is networking. Sabi ko, ganun ba? Sabi niya, maybe it's scam. Let me check your company. So chinek yung company, Synerge. Binigay ko sa kanya ang address ng BCO natin sa Dubai, guys. To cut the story short, umatin po yung boss ko. Pag uwi, may dala pong global package. Narinig niya po ang product natin, world class, 24/7. 100 na sakit, pwedeng gumaling at maaaring gumaling ka. At ito po, hindi siya gamot. Ito po, kahit anong gamot na sinasabi doon, explain doon, Arabic naman yung speaker, sobrang na-entertain yung aking boss. Siya po'y Canadian. Canadian yung boss ko. Tapos Arabic siyang magsalita. So, sobrang niyang naintindihan. Hindi man ito gamot, ito po yung pod supplement. Kahit 100 na sakit, di ba? Nasa C24 yun, yung mga ingredients. Tapos, pwede mong isabay ang iyong medicine. So, nakarelate yung boss ko kasi siya may arthritis. Siya may arthritis. Ang isa, mayroong insomnia. Yung wife niya na 63 years old that time. So, yun, nag-join. Sabi niya, I don't want multiple accounts. Only one account. Kasi para user lang din kami ng product. And this, I just try this product. Kapalit ko sa akin. Puhunan, sabi niya. So, I don't want to multiple account because I am already rich. Kung meron mang mag-multiple account, ikaw yan, Nes. Kasi ayaw mo na mag-empleyada ulit. So, that is very good idea. Keep moving forward and keep it up. If you have something problem, don't give up. Ang pagyaman, ganun po talaga. At walang yung mayaman na naging empleyado, mayaman kapag ka-negosyante ka. Yun ang sabi ng boss ko. Nagiging motivator ko na siya. Nagiging mentor ko na siya. So, doon po ni sinabi ni boss sa akin na ang pagyaman, siya daw, galing din siya sa hirap, galing din siya sa network, galing din siya sa working student nung siya high school. So, kuninto niya na sa akin, hanggang sa naging air conditioner engineer siya, natapos siya sa pag-aaral, at nagiging air conditioner siya na company talaga, siya mismo, dyan sa Abu Dhabi. So, ilan na, 55 years na siya, na head engineer dyan, na head air conditioner engineer sa Abu Dhabi. Hanggang ngayon. Yan.
So, yung boss ko ang ganda. And, natuwa na siya. Pinagmumura niya ako ng simula. Pero nung nakatin na siya ng seminar, pinuri niya ako at nahingi siya. At siya, binigyan ko siya ng pamangkin ko, nandun po hanggang ngayon. At easy na rin po, member. Part-time but full-time attitude. Kaya na rin po yung grupo. Ayan. So, after 9 months, nakapaglabas po ng car ni San Almera. Yan po'y hulugan lang na sasakyan. And after 1 year, after 2 years, nag-launch ako sa UEI, sa grupo ko, sa HMI. After three years, meron ng nabuong millionaire sa ilalim. Nag-millionaire po yung aking downline na si upline JP Ramirez, Immunity Founder. So, after 3 years, naging part ako ng top 500 ng EC. At humahakot din ang award sa UEI Elite. Kung sino po yung nag-i-elite, baliw na baliw po ako dyan. Sa Elite, nagsisimula sa 5K Achiever. Nung nag-graduate na ako, para akong tigre na tuwa-tuwa. Ala, tuwa ako kasi nakalagdagin. Na-hit ko yung 5K. So kung ikaw, hindi pa Elite, nako, itanong mo yan sa upline mo kasi dyan po nagsisimula ako. Bakit ako nagsisix figure ngayon? Dyan po nagsisimula sa 5K. Nag-graduate, naging 1-star, naging 2-star, 3-star, 5-star. Ang naging top 1 sa UEI, naging Hall of Fame. Yan, naging Lupim, naging bronze, naging silver. Yan, magkano ba yung award ng silver? 200,000. Yan. So, yun po guys, after 3 years, naging top 500. Until now, hindi po bumababa sa top 500 ng Empowered Consumerism. And after 4 years, naging global ambassador po ako, 2009. 2005 years pala. 2009. Yan, naging 2019. 2019, November 10, na-awardan po ako. Wait, Millionaire Circle, 2016, November 6. Yan, 18 months lang mula nag-full-time. Kasabay ko po si Dean Oscar, na-awardan as Millionaire Circle. May picture nga kaming dalawa eh, na-award kami. Yun, so yun po. And sobra akong natuwa doon, may sasakyan na. And then after 3 years, naging top 500. And then after 5 years, naging global ambassador. Lahat nang nilagay sa aking dream board. May dream board ba kayo? Yung dinidikit mga full-time. Dream board. Akong downline, pinagawa na ako ni Apple Adrian. No? Thankful ako kay Apple Adrian at chatting Doc Arthur na nag-mentoring talaga sa UEI. Hanggang ngayon, nag-mentor sa grupo ko yon. So yun, lahat yan ang pinagawa nila, ginawa namin, dream board. Tapos sabi ko doon, 10 years from now, ang nakagandahan doon, 18 months lang. Sabi ko, 5 years from now, millionaires na ako, global ambassador. Ang nangyari, 18 months lang, millionaire circle na ako. Sabi ko, 6 years from now, grabe, top 500 na ako. Ang nangyari, 3 years lang, top 500 na lang easy. 3 years ang full time. Walang sablay-sablay yun ha. Walang cooling time yun. Talagang hataw talaga. Kasagsagan ng hatawan, kasagsagan ng gutuman. Wala akong pakialam. Basta ang nakita ko, 3 to 5 years, magbabago ang buhay ko. Magutom man, wala talaga, I don't care. Yung noodles, nga dami pang sabaw, hindi ko na pinapansin yan, basta makakain. Basta ang nakita ko talaga yung 3 to 5 years, yun ang nakita ko kasi yun ang apply ni yung mentor ko. Dati cellphone technician lang yung apply ni Dean Oscar at ni Dean PJ, si apply ni Adrian. So grateful ako kasi kahit hindi niya ako direct, talagang mini-mentor nila ako. Yan, so swerte nga kayo kasi direct nila yan ni apply. Direct sponsor nila yan ni Dean Oscar at ni Dean PG. Ayun, so 2019, November 10, na-awardan din ako as Global Ambassador. Ang nakagandahan dun guys, yung nakasama kong humataw, nakasama kong napalukpukan, nakasama kong nagutuman, sila po na-awardan din as Millionaire Circle. Yung left and right ko na dating security guard, Upline Eduardo Bajon, at si Upline Jeremy Javier, yung win ngayon, grabe na mamayagpag sa grupo. So yun, na-awardan as Millionaire Circle. Ako naman Global Ambassador. Ang sarap ng feelings, para ako hindi naka-heels na gumakit sa stage, chikans yung mga may-ari. Kasi grabe, dati nagutuman lang tayo. Pero ngayon, may trupe, hindi lang ako, pati sila. Sumabay sa sistema. Sumabay, nagkaaway na kami, nagkasagutan. Dumating ba? Yes, dumating. Dumating ba yung nagli-left sa chatroom, tapos balik na naman ulit. Nakarating ng ganun. Pero ako na-apply, never akong nag-left. Inaaway ako ng downline. Pinupost ako sa chatroom. Hindi man ako nasaktan, hindi man ako mag-left. Basta, gusto ko mayaman. Gusto ko mayaman talaga at gusto ko nasa tamang sistema ako. Dumating ang time, pumalik pa rin ang downline ko. Pinasok ko naman ulit kasi batik na naman kami ulit.
ngayon sila po yung mga millionaire circle ko. Away, batik lang kami sa tip. Yan. Yun, ganun. Ikaw may tampo ka sa upline mo. Ako, batiin mo yan. Kasi grabe, magkakaresulta ka, magkakasama. Magtawanan na lang kayo pag may sasakyan na talaga at naging millionaire ka na rin. So, ganun. Normal po yan kasi iba't ibang attitude naman talaga, di ba? So, ang importante kapag pareho kayo ng pangarap, naku, di maiwasan, magpati talaga at magpati eh. Kasi isa lang naman din yung pangarap. Kapag yung galit pa iralin, di ka mag-grow. Di ka mag-grow. Kailangan po natin maghampun na. Nakita na ba yung didi ko dyan? Sorry. Ayan. Ayan. May commercial ba? Ayan. Tapos, guys, grabe ang sarap ng feelings. Tapos, hindi ko napigilan. Naiyak talaga ako nung na-awardan ako as Global Ambassador. Kasi millionaires yung left and right ko eh. Na-awardan sila eh. So, yun. At ang kagandahan po, kahit millionaire na sila, sila yung mga kasama ko ngayon nagpaplano sa buong grupo ng CHMI. At yung grupo na yun, nag-launch na rin sila sa UEI, si Win sa right side ko, si EBMI naman sa left side ko. So, sila yung mga VIP ko ngayon na hahawak ko pa rin. Kakarating lang din po namin, bumili ng ano, kanina-kanina lang, sakto lang din na nag-close na ang Isimasinag. Bumili kami ng printer na Canon, halagang 10K na printer. Yan. Tapos, yun po naman ay kahalagahan kasi medyo malaki po yung nakuha namin sa UEI. Yan. Meron po kami 28,000. So, nagpasalamat ako sa buong grupo ko sa Win at saka sa ABMI dahil sa sobra po nilang daming attendees nung hindi pa sila nag-launch, medyo naipon. So, medyo malaki, 28,000. So, yun, bumili kami ng Canon at nandito sa Mother Team. Nakalagay. Yun, para din po sa aming mga top 50 awards, every first quarter and second quarter ng top 50 ng buong CHMI. So pag sinabing top 50, kasama ko yung buong Win at yung EBMI ko. Yun. So yun po ang patakbo talaga na tuloy-tuloy na yes, upline lang, copy upline at hindi natin babarahin yung mga innovation ni upline. Kapag ikaw, director's club ng upline mo, sundin mo lang talaga. Yun, ganun lang din ang ginawa lang po. Ay, sorry. Maingay. Yun. So, ang latest na good news, yun, 2020, di ba guys? Pandemic, di ba? Pandemic, excited kong ikwento talaga. Grabe, excited kong ikwento. Gusto ko talaga mangyari din sa'yo. Iwan ko ba, ilang years na ako sa isip, pero baliw pa rin ako hanggang ngayon. Hindi ako naging kontento. Gusto ko talaga magstay para marami pang taong matutulungan natin, ma-share ang mga natutunan. So 2020 pandemic tayo, 'di ba? Hindi makalabas, COVID, ganyan. So marami, so doon po pumutok talaga yung grupo ng Toto. Doon talaga lumaki ang income. Na grabe nung walang pandemic nakakalabas, pero parang grabe dumoble talaga yung income, nag-multiple. 2020 doon po pumasok. 2020 May 2020 naglabas yung downline ko ng Hyundai Mazda 3. Mazda 3 Silver si Upline JP Ramirez. So, yun po yung May 2020. So, December 23 naman. December 23, sabi ko, check it challenge tayo. Sa HMI family, check it challenge tayo. Nag-check it challenge kami. Sa check it challenge, 22 lang sa grupo ang nakapag-check it challenge. Kasi hindi nakapag-check yung iba kasi pangkain, pangbayad sa bahay, pang Meralco, pang tubig. Hindi nila ma-check-check. Diba? Kaya nga, check it challenge eh. Yung account, ang maganda pa, yung check it challenge ko sa kanila, yung main account nila, yun yung hindi pwedeng kunin. Yung pera, yun po. So, 22 lang yung nakapasa doon sa check it challenge. Siyempre, sarili ko, sinama ko rin. Yan. Ang goal ko noon, 1 million, pero hindi naman umabot. So, nung check a challenge na yon, kailangan magka-income yung iba nilang account kasi yun yung pang-withdraw nila, yun yung pang-kain, pang-bayad sa kuryente, lalo pag full-time, pang-bayad sa tubig, sa bahay nila. So, kailangan magka-kapiring yung ibang account. Yun po ko yung check a challenge ko sa kanila. So, yun, 22 ang nakapasa. 50,000, 100,000, 200, 300,000. Ako naman nag-check in ng 628,000 nung December 23, 2020. Ayan. So, naisip ko, grabe, sabi ko, thank you, Lord. Kasi, way back 6 years ago, 2014, unang December namin, sardinas lang, pansit, sardinas lang yung sahog. Kasama ko yung mga full-timer ko. Grabe. Tapos sabi ko, ngayon, ito na yung income ng mga leaders. Naglabas tayo kasama kong kumain ng pansit na ang sahog, sardinas. Ngayon, bumili lang sasakyan niya. Pandemic pa. Sobra ako na-inspire. Hindi ko mapigilan. Nag-checky po ako ng 628,000.
January 2, nag-planning kami ng buong grupo sa Cloud 9. Nagplano kami. Nung nag-planning, sobrang laki ang pangarap ng mga downlines ko live and pride sa planning ko. Yan. Nung binagsak nila, grabe. Grabe yung mga vision. Grabe yung nabivision ng mga marketer. Grabe po yung ganito, 2021. Grabe po yung marketer na kukunin ko sa grupo ko. Na total ko, 1,500 ang full-timers na makreate this 2021 bago matapos ang taon. So ito po yung good news. Sabi ko, okay, kung naglabas ang downline ko ng car, ilabas ko rin yung aking second car. So sa sobra kong na-inspire, bumili ako ng Hyundai Accent Model 2020. Binili ko po ng cash noong January 4. Hyundai Accent. Yun po yung pinadala-dala ko ngayon. So ngayon, ang ganda-ganda na. Ang pangalan niya ay Nisi Accent. Yan, Nisi Accent. Asusenes kasi ako, no? So yung aking car ay Nisi Accent. Wala na po akong monthly. Grabe talaga. Nakakatuwa talaga, guys. Wala nang monthly. Wala nang problema doon. Tapos yung maintenance, wala na rin problema doon sa maintenance niya kasi global ambassador ka. Pag global ambassador ka, ang lupit-lupit pala lang parang engineer ang sweldo. Grabe talaga. Ang ganda ng easy talaga. So, Unilever and Thirsty pa lang bayad na doon ang maintenance ng iyong sasakyan. Bayad na lahat yung sa bahay mo. Bayad na talaga. Gave na yung 1818 kasi doon parang sweldo na ng engineer ang iyong Unilever and Thirsty. Ganun kaganda. Ganun kaganda sa easy. So, yun. Hindi ko napigilan. Sabi ko, Nisi, para, kasi talagang paid ka, binili kita ng cash, ngayon papagandahan kita. Ayun, naglakad kami, transaction ko sa Nisi ko nung isang araw, grabe ko ba, buong araw, yun, binihisan ko, nilagyan, binalat ko yung loob, yan, binabalat ko yung loob, tapos may logo na si HMI na tahi talaga. Ayan, yun yung good news, na talagang asarap i-drive kasi nagumanda siya ba, napagandahan. Yun, so lalong na-inspire, at itong nakaka-inspire, kasi na-inspire yung downline ko, si Jeremy Abier. Grabe, ah, binili mo talaga ng cash yan? Oh, binili ko ng cash. So, January 4 ko binili, hindi niya natiis. Sabi ko, turuan kita mag-drive. Sabi niya, ayaw ko, gusto ko. Baka mabangga ako yan. Eh, kakabili mo cash pa naman. Yung ganon. So, bibili na lang daw siya para doon din siya magpa-practice. So, bumili siya January 25. Kung bumili ako ng January 4, bumili din siya ng January 5. Toyota Vios. Black green, yan, top 20, Toyota Vios top of the line 2021. Yan, grabe, brand new po talaga yung nilabas niya. Sinamahan namin siya sa Toyota Pasig. Ayun, so yun po yung mga latest. At ang good news po ngayon, birthday po kasi namin next month. Yan, May 26 birthday ko. Ayan, birthday rin ni Jeremy, birthday rin ni Joseph, downline kong millionaire na rin. Ayun, so regalo ko sa aking sarili ay Toyota Fortuner naman ngayong next month. Yun po yung latest na good news. Yan. At saka yung downline ko naman na naglabas ng Toyota Vios niya, maglabas din yung downline niyang Head Alliance ng UEI, si Prof. Risa Minyosa. Lalabas din ng Toyota Vios. At si Upline Jeremy naman, gift niya naman sa sarili niya, Montero Sports. Yan. Ilabas naman niya next month, birthday niya. So after ilang month lang ang pagitan, naglabas ng Vios. Ngayon maglabas ulit ng ano, Montero or Ford Raptor. Yan. Katulad kay King Japs or Ford Raptor. So ito naman po ay approved na rin nung nilakad namin nung nakaraang araw. So grabe, nakasabi ko, praise God talaga. Na talagang ang blessings, hindi talaga napipigilan sa grupo. At nakita ko, sabi ko, I deserve kasi I never talagang umuwi. Never talaga akong tumalikod sa downline. Leaders, mga ka-business partner ko na in-invite ako ni Dean Oscar. Ngayon, natutuwa talaga ako kasi gusto kong i-inspire, lalo na sa mga OFW na mga leaders. Gusto ko ito ma-share ko kasi ang buhay OFW, hindi kasi basta-basta na napapagod. Pagod talaga, di ba? Pagod talaga tayo. So, na-experience ko yan sa loob ng, hindi naman ako 4 years private driver. Katulong ako simula, nag-aral lang ako doon ng driver, nag-aral, kaya na-promote. Pero sa sobra ng katulong, naranasan ko sobra po, uniform. Naka-uniform ng loob ng 4 years. So, I believe na walang OFW na mangarap na maging OFW habang buhay. 'Di ba? Guys, magkano po yung kinikita ko ngayon? Ngayon po,
pumapalo ako ng 300,000 buong April. Ito pong pinakamaganda na pinasok ko sa loob ng isang puhunan na napakaliit na puhunan. Ito na po yung nag-stay ako sa loob ng 6 years, going 7 years full time. Bibigyan ka naman ng 300,000, sasablay man 200,000, isang buwan na wala kang boss. Siseryosohin mo ba? Seryosohin mo talaga. Sa lahat ng nanditong nakikinig ngayon, let me tell you this, seryosohin mo to ang easy kasi hindi po biro ang income na ibibigay niya sa'yo kapag itodo mo rin ang iyong best, ang iyong commitment dito. Grabe talaga. Hindi talaga biro ang kitaan. Sobra-sobra. Kapag nakuha mo na ang grupo mo, pag na-build mo na ang grupo mo, hindi ka na makakabalik sa pinanggalingan mong hirap. Hindi na. Hindi na. Kasi makapag-ipon ka ng pera, mag-iisip ka, close tong company, ganito, ganyan. No, kahit mag-close pang company, you have your own asset. Dito ko po na-build ang mga asset ko. Dito ako guys, nagkakaroon ng kondo rent-to-own, dalawa na, rent-to-own na kondo. As in, dito ko na-build sa empowered consumerism na income, na pera. Dito, kasi kung ipunin ko sa bangko, maliit lang. Ngayon sa kondo, kumuha ako ng rent-to-own, maliit lang naman siya, one bedroom, one sala, yan, one CR. So, rent-to-own siya ng 8,000, binilhan ko lang siya ng isang washing machine, rice cooker, table na dalawang upuan lang, yung table na crystal na bilog, maliit lang din. Maliit din na lutuan, ganun lang siya. Kumbaga, may aircon na rin, nag-invest ako. So ngayon, nag-rent foreigner, nag-rent 15,000 isang buwan. So sa isang buwan, siya na ang nagbabayad. Doon na ako kukuha ng bayad ng 8,000, meron pa akong tubo na 7,000. So ito, hindi pa sakit sa ulo na ningil kasi check-in naman siya. Tatalbog din pag hindi sila nag-pay. So ngayon, nakatanggi ako. Alam nyo po guys, nakailang talbog ako nung ako nag-full-time. Totoo, alam din ni Din Oscar yan. Grabe ni Din PJ. Natalbog ako, naitiks ako, di ba? Ganon, grabe. So pinaglaban. Naduguan man ako, nag-full-time, duguan, as in may process na nangyari. Pero hindi ako gumipap. Bumangon ako. Bumangon. Ilan bisis na dapa, pero tumayo. Kasi malinaw sa akin ang aking mga pangarap. So yun, natalbog ang cheque ko. Doon ako nakatira sa kondo, malapit po sa UEI, sa ating EC office. Doon din yung UEI natin eh. Tumalbog po yung cheque ko. Ngayon, sabi ko, ako na po mang tatalbog ng cheque. Wow! Nabaliktad talaga. Ang nangyari, di ba? Nakaka-inspire talaga, guys. OFW, mga ka-business partner ko sa EC, no? Isang grupo lang tayo. Tsaka isa pa, isang sistema lang tayo sa UEI. So, in-inspire to. Hindi talaga ako nagmamayabang. Ikwento ko sa inyo para maging nagmamayabang. Hindi. Kasi ikaw, member ka na eh. Ito talaga yung mapupuntahan. Doon talaga ang punta mo. Kung seryosohin mo talaga to. So, anong tinaya ko dito? Commitment lang. So, maliban may kondo ko, mayroon pa akong mga sanlatira sa Commonwealth, yung mga squatter-squatter lang naman, 3,000 na monthly to 5, ganun lang. So, 1-year contract, tapos pag na hindi na nila na itubos 1 year, naririmata ko yung bahay. So, ngayon, ang nangyari, ako, ang mamayari, sila na yung nagre-rent sa akin kasi naririmata ko nga ang bahay. So, ganun po yung nangyari. Yun yung mga asset ko ngayon doon sa Commonwealth. Yun yung mga asset ko dito. Kaya sinasabi ko, kung ano man napanggalingan mo, kung galing ka sa katulong, OFW ka, nahirapan ka, full-timers ka, gutom ka man ngayon, pero time will come, mamamayag pagka ikaw naman yung nasa posisyon, ng posisyon ng iba. Yun. Masubra pa sa posisyon ng boss mo, ang posisyon mo, kapag seryosohin mo si Easy. Grabe, totoo po talaga yun. At sinasabi ko na hindi ka na makakabalik sa pinanggalingan mo because of asset. You have a lot of asset. Umapasok na lang sa'yo na wala kang ginagawa. Diba? Imagine. Tapos tuloy-tuloy pa rin naman. Kahit may mga asset ako, hindi tumitigil. Ang millionaires ko sa kabila, dalawa na. Ang sa left ko, dalawa na ang millionaire ko. Sa right ko, dalawa na rin. Moving sila. Nandito kami, tatlo na kami dito sa Kingsville, Antipolo. Ayun. So, ganun po. Kaya ito po yung magiging future ninyo. So, ito po yun. Bakit? Ano po yung mga sinet aside po? Malay po natin. Ito na rin po siguro panahon na para malaman mo itong i-share ko ngayon sa inyo na mga isinit aside ko. Na iwasan. Iwasan ang mga distraction. Ito napakahalaga po sa lahat ng part-time at full-time. Ito po yung mga isinit aside ko. At karapat dapat ko talagang i-share ito sa'yo. Kasi baka ito na yung ginagawa mo. Hindi mo na malayan. Napapariwara na pala yung mga pangarap natin.
Ilang years ka ng full-time? Ilang years ka na sa ibang bansa? Dito pa lang dapat malalaman at ma-realize na natin na you have to move forward. At lahat ng mga leadership, BMS, kailangan ma-i-apply natin lahat talaga yun. So ano yun? Mga distraction. Paano nga ba nakaka-apekto sa'yo ang mga distraction? Sa'yo. Sinasabi kong sa'yo kasi individual na nakaupo kayo ngayon. Akala natin kasi minsan, nag-enjoy tayo sa ginagawa natin pero hindi natin alam, distraction na pala yun. Distraction na pala yun. Kaya para hindi natin, distraction na pala para hindi natin matupad ang ating mga pangarap. Ano yun? Unang-una, gustong-gusto mong yumaman. Diba? Gustong-gusto mong yumaman. Lahat naman gustong yumaman, diba? Gustong-gusto mong yumaman pero ang dami mong kung ano-anong mga ginagawa. Ano yun? Kung ikaw to, hindi mag-reflect ka. Mag-reflect ka. I'm not saying kung ako ang sharer ninyo, I'm not, ako na ay perfect. No. Sabay-sabay tayo ditong mag-adapt. Sabay-sabay tayong mag-adjust. Sabay-sabay tayong i-apply ito. At sabay-sabay tayong magiging successful. Okay. Games. Diba? Ano yun? Game. Hindi siya nakakatulog. Like katulad yan, mahilig ka ba sa laro? Kung ikaw ngayon full-time, meron pa bang laro yung cellphone mo, burahin mo na. Yun yung in-apply ko sa akin. Eh, hindi siya nakakatulong para maabot ang mga pangarap natin. Distraction po siya. Diba? Ginaganahan ka na. Ginaganahan ka na. Minsan, taas na yung nguso, kakalaro. Ang sarap na sabitan ng kaliro. Diba? Kasi tumaas na. Ala, tagilid-tagilid na yung cellphone. Gano'n na yung cellphone. Diba? Kasi, laro eh. Hindi mo namalayan. Kainan time na naman. Wa naman close del. Kain na naman. Diba? Tapos libre pa. Yun, gano'n. Diba? Libre. May mga marketer tayo, libre. Diba? Pangalan, distraction po talaga siya. Yan, ginaganahan ka na, naglaro, nakalimutan mo na, nawala na naman yung araw ng buong maghapon. Wala ang nangyayari sa network. Diba? So dapat, wala talaga. Kung gusto mo talaga makuha ang mga pangarap mo, tanggalin mo yan, ang mga games. Yun lang naman din, ang sinacrifice ko. Kasi mahilig po ako lalo sa COC. Ayan, so, ano pa? Yung YouTube, diba? YouTube. Dalawa lang naman mapupuntahan natin dyan. Makinig ka sa mga video or successful story, mga successful story, motivation, yan, mga motivational, huwag yung, ano, yung tulpo, di ba? Pero ang totoo niyan, iba kasi pinapanood. Sa YouTube, dalawa lang eh. Manood ka ng para magbago buhay mo or manood ka para bumagal ang network mo. Di ba? Manood ka. Tulpo, kawawa yung asawa. Mag-asawa, hala. Kawawa yung anak. May mga minulustiya. Yan, ginahasa, may kaso, ganito. Ay, grabe, buti na lang. Nako, kung ako yan, patayin na lang niya yan. O yun ang pumasok sa utak natin. Kasi yun naman yung pinapanood natin. Diba, tama ba yun? Tulpo, ala, ginahasa si ganito. Na pulis, ala, balasubas ang pulis. Nakita mo sa balita, kasi mag-TV ka. Alam mo namang networker ka, nag-TV ka. I'm not talking full-time, I'm talking all. Kasi pagka empleyado tayo, di ba, mahilig mag-TV yung boss natin. Kung ikaw kay networker ka, huwag kang tumingin. Mag-focus ka. Pag wala ka ng ginagawa, naku, tigilan mo na. Yung may drama kang sinusunod, kung ikaw ay part-time, mayroon kang drama na telesere na sinusundan, putulin mo na yan ngayon para magbago talaga buhay mo. At para maalis ka talaga dyan bilang isang OFW. Maalis ka rin talaga dyan bilang isang part-time sa Pinas. Okay? Pero kung hindi nyo naman ako pakinggan, okay lang, share nyo naman ako, din nyo naman ako grupo. Okay lang yun. Kung i-apply ninyo, magbabago buhay nyo. Pero kung hindi nyo i-apply, okay lang yun. Share lang naman ako. Gusto ko lang magpakatotoo ka sa ginagawa mo. Yun. Pumasok. Pumapasok sa utak. Anong pumapasok sa utak? Kung ang TV na lang, ang mga teleserye, mga drama, mga laro, yung ipapasok natin. Anong mangyayari? Hanggat sa tingin mo, sa mga tao, tingin mo sa pulis, pulis, balasubas. Ang tingin natin sa lahat ng pulis, balasubas na. Kasi yun ang nasa utak natin. Yun kasi ang pinapanood natin. Tama ba yun? So, kaya kakapanood, galit ka na rin. Napansin nyo? Bakit ko nasabi yun? Nung hindi pa ako networker, mahilig ako sa drama. Mahilig ako sa teleserye. Kung sino tong mahirap, siya yung inaapi. So, feeling natin, inaapi tayo kasi mahirap tayo. Diba? Yun ang nakikita ko talaga nung ako'y hindi pa networker. Okay? Pero pagtingin, pag-training, guys, pag-training, dalawang YouTube lang sinabi ko ngayon. Pag-training, pinapanood mo, namomotivate ka. Tama o tama? Namomotivate ka, nai-inspire ka. Nai-inspire ka, lalo kang humahataw.
lalo kang nagiging tigre. Kapag may problema, lalong humahataw. Pag may hugot sa upline, lalong gumagalaw. May kusang palo. Self-motivated. Kapag motivational ang pinapanood kapag nag-online. Diba? Or kapag may Wi-Fi. Diba? Wi-Fi naman tayo kasi networker tayo. Distraction ang tawag dun kapag doon ka sa mga tilisire, tulpo. Hindi ko sinasabing masama si tulpo. Marami pong natulungan si tulpo. Pero pag ikaw kasi nanonood, kahit napagalitan ng tulpo, ikaw mismo galit na. Iyang problema, di naman nila narinig na galit ka. Ito pang problema, why din ka one hit? Halos magwitiran ka na sa galit kasi nanood ka. Wala ka pang one hit. Hindi ka pa nakapag-close deal. Naubos na ang oras mo. Kaya wala talaga siyang kwenta. Okay? Ang tawag talaga doon, distraction talaga siya sa network mo, sa pagkuha ng pangarap mo. Na naintindihan? Kaya kung meron kang yan ngayon, hindi mo na malayan, distraction na siya. Kaya you think about, mag-isip-isip po kapatid, kung ano ba talaga yung nagawa mo, bakit yan lang ang network mo ngayon? Ikaw naman nakakaalam kasi di ko naman alam ang mga network ninyo ng bawat isa. Ikaw nakakaalam, so ikaw yung mag-maximize, ikaw yung mag-balance-balance sa sinasabi ko para magiging tama po yung pag-network mo at may pagbabago before this year end. Okay, so distraction talaga kasi. Distraction, ito pa, distraction sa magulang. Ito, kahit sa grupo ko, sinasabi ko ito. Distraction sa magulang. Umuwi ka na lang, anak. Sus, wala kang sweldo sa loob ng 6 months. Walang binabayad sa'yo. Sabi, payaman, yung nauna lang ang kumita dyan. Huwag kang makinig dyan sa mentor mo na yan. Hindi mo kadugo yan. Imposibleng matulungan ka niyan. Diba? Ganun ang mga sinasabi sa magulang. Umuwi ka dito na kasi masakit na yung baywang ko. Masakit na yung likod ko. Anak, nagkasakit ako. Kailangan, ihinto ko na sa trabaho. Ikaw na muna anak, magtrabaho. Magpaalam ka dyan sa mentor mo. Ikaw naman, tumutulo luha mo. Nagpaalam na sa mentor kasi gusto nang umuwi. Ganun ba commitment? Dapat hindi ganun. Anong tawag doon? Distraction. Magulang mo, hindi niya alam ang pinasok mo, kaya huwag kang magpapadistract doon. Okay? Gutom na kami na. Gutom na kami. Ikaw na yung pag-asa namin, pero bakit ka pumasok dyan sa negosyo na yan? Hindi ko talaga linya yan kasi hanggang ngayon wala ka pang income. 5K pa lang kinikita mo na, 10K pa lang. Diyos ko, pambayad mo pa dyan, ganito ganyan. Tumigil ka na dyan, tigilan mo na yan. Pagtulpo pinapanood mo, pag games ang inaatupag mo, pasok talaga ang sinasabi ng magulang mo, mapauwi ka talaga. Pero kung motivation, hindi ka mapapauwi. Bakit? Self-motivated ka eh. Correct. Hindi ka nadidistract sa magulang mo. Okay? Ikaw hindi ka nakakabuelo. Ano ngayon ang mararamdaman mo kapag ka hindi ka nakapokus sa training, hindi, wala ka, unmotivated ka sa sarili mo. Hindi ka self-motivated. Pag ibagsak yan sa magulang mo sa'yo, titiorok ka ngayon, nganga ka ngayon. Bakit? You are not self-motivated eh. Hindi ka nanood, mas nanood ka pa ni Tulpo kasi eh. Mas nanood ka pa sa mga pulis balasubas eh. Kaysa motivational, OFW, nagbago ang buhay. Mga security guard, nagbago ang buhay. Hindi ka nanonood doon. Kaya wala kang panglaban pagdating sa magulang mo, pagdating sa pamilya mo, pagdating sa asawa mo, pagdating sa jowa mo, nakaw talaga lahat, inuod talaga lahat yung pangarap mo. Take note, ano man ngayon ang meron ka, ikaw na, bahala, mag-inintindi yan. Dapat mong isit aside yun. Ito, dahil self-motivated ka, dahil nanonood ka ng motivational successful story, noong wala ka, ito na lang isipin mo, noong wala ka naman sa inyo at wala kang trabaho, tambay ka, nagutom ba pamilya mo? Hindi nagutom. Gumawa ng paraan. Nagawa naman nila ng paraan para mabuhay sila. Ang tawag dyan, sacrifice. Sakripisyo. Diba? Nakita nyo yung baliw? Palakad-lakad? Sabi nila may virus ngayon. Sabi nila may COVID ngayon. Bakit di namatay yung baliw dyan? Nakalakad-lakad hanggang ngayon, buhay pa. Totoo ba talaga na may COVID? Ang baliw, palakad-lakad, ang baho na nila nadadaanan natin, bakit buhay pa sila? Bakit buhay pa sila? Nakulang sila sa pag-iisip. Di alam saan sila kumakain ng pagkain. Binibigay lang mga dumipap, pinadampot, sinusubo. Hanggang ngayon, buhay pa sila.
Magulang mo pa kaya na tamang pag-iisip, takot kang magutom, alam nila na ang tiyan nila gutom. Kaya nilang maghanap ng pagkain. Correct. Kaya nilang maghanap ng pagkain, kaya huwag kang madrama para makuha mo yung pangarap mo. Sorry, dahil ako yung kinuha niyo, Cheryl. Ulitin ko yan. Pag nakuha mo to at na-apply mo, yayaman ka. Okay ba yon? Ang tawag doon, anong gawin mo ngayon? Ang tawag doon, sacrifice. Leaders sa MBB at him, ang tawag doon, sacrifice. OFW, nag-sacrifice ka pa dyan? Nag-alaga ka lang, hindi mo anak, pero anak mo, ibang nag-alaga. Ang attitude yun, tama ba? Nagiging tama? Hindi ikaw nagpapalaki. Pinakain mo, pero malayo ka. Ang inalagaan mo, hindi mo anak. Anong tawag sa'yo? Sakripisyo para sa pamilya. Mga nasa Manila, alam ko hindi ka naman taga dito eh, probinsya ka naman. Anong tawag sa'yo? Sakripisyo. Mga full-timers, ang katabi mo, di ba, hindi mo pamilya? Crossline mo, di ba? Sinisingil ka dyan, di ba? Ang tawag dyan, sacrifice. Sacrifice. You have to sacrifice something to gain something. Tama ba? Hindi pwedeng makuha mo lang ang pangarap mo na wala kang gagawin, wala kang isakripisyo, wala kang isacrifice. Ang apply niyo si Joy, naligo yan nga sa office eh. Ang tawag yan, sacrifice. Bakit ko alam? Siyempre pag may mga bandingan kami, siya ang kasama ko. Sabi ko nga kanina, hindi perfect ang upline porque kumikita walang mali. Hindi nasasaktan. Nasasaktan. Kaya lang, lumalapit kami sa kapwa namin millionaire. Lumalapit kami sa kapwa namin earner. Doon kami nag-uusap-usap. Kaya nalaman namin ang bawat isa. Kaya that is why hanggang ngayon nandito kami tumatayo. Hindi ibig sabihin na wala kaming mga something na wrong, mga something problem. There is a problem. Pero never namin pinapakita sa team. Kasi ang goal is baguhin ang buhay mo. Okay? Always na sinasabi namin, magiging model tayo sa team natin, mga pa-meeting nandito tayo. Gawin natin whatever it takes. Diba? So ganun, sacrifice something to gain something. Ikaw na nakaupo dyan, apply ka na ba? Yes, apply ka. Hindi pwedeng si Dean Oscar lang at si Dean PG ang apply. Ikaw mismo na nag-join ka dito, apply ka. Negosyo mo ito. Gawin mo to. Sacrifice something to gain something. Marami ka ditong isasakripisyo. Sa trabaho mo, isakripisyo mo ang isip. Of course, may boss ka, babiyahe ka pa. Grabe, antok na antok ka na. Pag hindi mo bigyan ang isip, eh, alam mo yung instant itulog mo, ihataw mo pa? Kasi may pangarap ka. Yung tipong ganun, super naranasan ko yun. Na itulog ko na sana, kaya lang iisip ko pa kasi part-time pa siyang kinagawa. Kailangan ko siyang gawin, kailangan kong bawasan yung tulog ko para maging full-time ko na itong easy. Yun talaga ang sinacrifice ko noon. Sawa talaga ako, sabi ko, maisuot ko na talaga yung damit ko, puro na lang uniform inside 4 years. Grabe, sabi ko, masuot ko na talaga to sa easy. Ang damit kong naipon ko sa abroad. Sabi ko gano'n. So, anong tawag doon sa magulang? Distraction. Pag hindi tayo marunong. Kasi, posible na ma-discourage ka. Magulang mo yun eh. Ipaglaban mo talaga yun, di ba? Magulang mo doon ka lumaki. Mas makinig ka doon kaysa mentor mo kapag you are not self-motivated. Susundin mo talaga sila. Okay? Kung ano-ano na kasi ang sinasabi nila, minumura ka na, naaway ka na, binibilang na nila yung gastos nila sa'yo sa pag-aaral mo. Kahit high school lang, no? Binibilang. Bakit ko nasabi? Binibilang sa akin eh. High school lang na pinaaral na sa akin. Okay? Uuwi ka. Wala rin naman. Sige, uwi ka. Kasi naawa ka sa magulang mo. O, mag-araro ka. Magtanim ka ng palay. O, nagkasakit siya. Uuwi ka. Bakit? Doktor ka ba? Doktor ka ba para gamutin siya pag uwi mo? E, mabibuild ka ba? Mag-multiply ba network mo? Wala. E, mag-multiply. Mahal mo ba talaga siya? Bakit mo siya pakinggan? Umahal mo siya. Umahal mo pamilya mo, magulang mo. Diba? Umuwi ka, magsasaka ka na rin. Diba? Magsasaka ka na rin. Pero kung nakita mo na urgent na ang kailangan ng pamilya mo, guys, kung nakita mo na urgent na ang kailangan ng pamilya mo, pwede ka namang humataw eh. Yun ang pinakasolusyon. Hataw. Hindi yung umuwi kasi galit ng magulang. Ibig sabihin, galit siya kasi urgent na nga ang kailangan. Dahil motivated ka, iataw mo ngayon kasi urgent na nga yung need ng parents. Itodo mo.
Yung sinasabi mong ginagawa mo ito, di ba? Nagsisisil kayo, di ba? Excuse me. Sinasabi mo, sisil, gratitude, thank you ganito, sponsor ko ganyan. Why doing easy? Para maging mayaman, mapatulong sa pamilya ko, mahal ko sa buhay, at syempre, makapagpasaya ng ibang tao. Totoo ba yun? Totoo ba yun? O naging strategy, nagiging traditional na lang siya sa weekly meeting? Sisil, totoo tayo, huwag tayong plastic. Di ba? Yung sinasabi mong ginagawa ko ito para sa pamilya ko. Ginagawa ko, why doing easy? Ginagawa ko ito para sa pamilya ko. Kung ginagawa mo talaga yan para sa pamilya mo, di patunayan mo na para talaga sa kanila. Tama ba yun? Patunayan mo talaga na para sa kanila. Kasi kung para sa pamilya mo ang ginagawa mo, pang pamilya talaga yan ang galaw mo. Pang pamilya talaga, di ka ilang pupukin sa upline, i-remind sa upline, pagdating sa training, pag may song click agad. Yun ang mga timailhan. Yun ang mga, ano timailhan? Sorry, bisaya na. Ito yung mga, ano pa tawag dyan? Ano ba yun din, Oscar? Yung palatandaan, sorry. Bisaya mong kugod, uy, parts. Yan ang mga palatandaan. Ginagawa mo pang pamilya ba talaga yan? Di ba? Yun ang mga palatandaan, malupit mag-click sa Zoom, pag nag-click si Applet, reply ka agad. Pag may sizzle, pag may motivation siya, heart ka kaagad, react ka kaagad, hindi yung sin mood. Ganun yan. Di ba? Ano pa? Di ba ginagawa mo sa pamilya mo? Walang tulugan yan. Oras ng tulog. Oras ng hataw-hataw. Walang unlimited tulog yan. Nag-a-alarm yan. Yun yung pang-pamilya na palatandaan kung para talaga sa pamilya mo ang ginagawa mo. Hindi solusyon na uuwi ka. Walang tulugan yan. Pero, eto ha, pero kung hataw mo pang sarili mo lang, pang syuta mo lang, pang juwa mo lang, mabilis kang mapagod, mabilis kang magpahinga, mabilis kang mainip, mabilis kang matulog, matagal kang magising, wala kang pakialam sa routine. Yun po yung pang sarili lang. Ang tawag po dyan guys is distraction. Tama ba yun? Ano pa? Love life. Pasensya na talaga kayo. Ako talaga ang sharer kasi. Love life. Tapusin ko na kasi tinuro ko to sa leader ko kung bakit sumabog yung grupo. Tinuro ko sa kanila to. Love life. Kung wala ka pa namang love life ngayon, huwag ka naman mag love life. Total, hindi ka naman virgin. Lalaki ka, virgin ka na ba? Di ba may girlfriend ka na noon, hindi ka pa easy? Nakatikim ka na rin naman ng lips to lips, sus. Di ba? Tapos ngayon, hindi mo mag-give up love life mo. Ang natikman mo na rin naman, masarap nga, di ba? Sus man. Di ba? Masarap naman. Natikman mo na. So kung wala pa naman, love life, huwag ka pa na mag-love life. Yung pagyaman mo, di mo pa naman natikman. Ito naman yung tikman mo ngayon. Okay? Huwag ka munang pumasok sa relationship na alam mo namang hindi siya nakakatulong sa'yo. Okay? Alam mo namang hindi siya nakakatulong sa'yo. Distraction lang po yan sa'yo. Okay? Lalo na kung support ka ng OFW, marketer ka, wala ka pang karapatan mag-love life. Bakit? May pangarap ka, di ba? Kaya lang wala kang itaw sa 999, kaya inalok ka na maging marketer para matulungan ka. Ito pa, humirit. Humirit ka pa. Upline. I-mentor. Pang-inspiration ko lang naman eh. Oh, ganun pa. Pang-inspiration ko lang naman. Grabe, bawal talaga. Humirit ka pa. Pang-inspiration lang naman to. Okay, sagutin kita. Pang-inspirasyon lang naman sa akin, mentor. Okay, ito. Pagbigyan kita. Kung pang-inspirasyon yan. Itong palatandaan. Kung pang-inspirasyon. Mga single, makinig kayo. Bigyan dyan. Ha? Kung pang-inspirasyon yan. Ito ang palatandaan. Pag kinikilig ka, bumabaha ang PIN mo. Bumabaha ang pawil ka mo sa chatroom ng mga uplines mo. Inspirasyon yan. Okay, ito ha. Pag kinikilig ka, pag bumabaha yung mga close deal, mga pa-welcome sa chatroom, mga PIN nga coming, ang dami, bumabaha ang PIN, every week may PIN, na-inspire mo, napahanga mo yung upline mo sa'yo. Inspiration yan. Welcome pa yan sa hub mo. Okay? Pero, eto ha, may pero. Akala mo na close out ka, ha? Hindi pa. Okay? Pero,
Kapag nag-imot-imot na yan, inupipi mo, maganda, galit si, ano, inupipi mo, guwapo, galit na si boyfriend. Pag nag-imot-imot yan, abay, distraction yan. Yun lang naman, dalawa. Okay? Yun lang. Ikaw na bahala, mag-maximize saan ka dyan sa dalawa. Yun, next tayo, ano pa? So, distraction. Kapag nag-imot-imot, distraction. Kapag kinikilig-kilig ka at marami kang, ano, inspiration yan. Okay, malinaw yun, ha? Dalawang ulit ko na. So, yung love life, one of the reason sa love life natin para hindi makuha ang mga pangarap ko kasi ang oras mo napupunta na sa kanya. Nag-date na kayo, nag-holding hands kayo, pag-uwi nyo, siya pa rin ang kausap mo sa phone. Na, nakagawa ka pa ba? Makapag-upipi ka pa ba? Hindi na. Hindi na. Ubus na oras mo lahat na. Ubus na. Nakakasawa rin naman after mo maparaos. Alam nyo ba? After makapagparaos, wala na rin gana eh. Hindi na rin masarap, tapos na eh. Inangyari naman nga sa'yo, sabi ko nga kanina, hindi naman virgin. May virgin pa ba dito? Di ba? Sa pangarap, may virgin ka pa. O, di seryoso, huwag mo na. Si MBB tal, EG Tagalog, virgin, tumaas ang kamay. Okay. So, yun, magkatabi kasi tayo dong, nahuli kita. Yan, kunwari ka pang virgin dyan. Okay, di ba? So, mapupunta lang yan sa sisilusan. Nagsisilusan, di ba? Nagsisilusan. Hindi ka na nakakahataw. Kaya nga, ang tawag dyan, distraction talaga siya sa buhay mo. Distraction talaga siya. Uulitin ko, kung OFW nagsusupport sa'yo, nagsacrifice sa ibang bansa para lumaki ang network niya at para makatulong din siya sa ibang tao. Tinutuon niya yung sisil na sinasabi niya. Tama ba? Instead na ipadala niya sa pamilya niya, ipadala nila sa pamilya nila, ipinapadala niya sa'yo na hindi kanya kadugo, ipinapadala niya sa mentor niya, sa mentor ninyo para i-support sa yung as marketer. Itong malupit, pinapadala na dapat ito sa pamilya kasi napaka-importante. Sa'yo pa ipinadala. Ibig sabihin, pahalagahan mo. Ikaw kung nasa kapatid mo, ikaw ngayon, pamilya, pahalagahan mo yan. Ibig sabihin, para sa pamilya to, para pa sa'yo. Budget na sana niya ipakain, budget na sana niya ang pagkain niya sa sarili for the next day, pero para pa sa'yo. Kaya pahalagahan mo. Okay? Pahalagahan mo talaga, leaders. Kasi bihira po ang tao na hindi natin kilala, hindi natin kadugo, or na-meet lang natin siya sa person, sa video call, or na-chat lang natin siya, nakita lang natin siya sa Zoom. Pero sa personal din natin siya nakita. So, natutulungan ka. Malaking tulong po yun. Ibig sabihin, sinagot yung prayer mo, kaya pahalagahan mo. Prayer without action is dead. Agree ba kayo doon? Prayer is without action is dead eh. Binigyan tayo ng Panginoon ng lakas ng loob, ng sariling utak, tamang pag-iisip, at kumpletong kamay at paa. Iba nga, yumaman, walang kamay eh. Walang paa, walang mata nga, di ba? Yumaman. Putol ang kamay, putol ang paa, nag-network pa. O di ba? Ikaw pa kaya na kumpleto? So halos buong sahod ng mga OFW pinadala nila para suportahan ka lang bilang marketer. So pahalagahan mo talaga. Apply mo na nag-support sa'yo, pahalagahan mo. Kapatid mo, nag-support sa'yo, pahalagahan mo. Instead na another day pa yung pagkain nila para sa'yo. So pahalagahan po natin. Okay? So love life, kung wala ka pa namang love life, mas maganda po, focus ka muna po sa iyong network. Madali na lang yan. Madali na lang. Ang love life, you can select if you become successful. Okay? I-master mo lang. Yeah, sabi pang iba, master, i-apply. May love life na ako. Okay. Yung apply, may love life na ako. Yung love life mo ba, tinutulungan ka niyan humataw? Yung love life mo ba, kapag ka, pinupukpok ka na ng apply mo sa Miralco, sa mga billings, tumutulong ba sa'yo? Nag-i-encourage pa sa'yo? Okay? Yung love life mo ba, pinupush ka para masungkit mo yung pangarap mo? Yung love life mo ba, tinutulungan ka para mag-grow ka sa network na pinasok mo? Okay? Kung pinupush ka dyan, tumutulong ba dyan sa mga pangarap? Kung tumutulong ba yan sa mga pangarap mo? Diba? Kung nakatulong siya, okay, tuloy mo yan. Okay? So yun po ang mga dapat isit aside natin. Marami, may hindi dapat gawin at may gagawin. Yun yung mga sinasabi ko. Nasa inyo na po yan. Saan kayo? Doon. Okay? So sa lahat naman, alam ko, isa sa inyo dito, alam ko, isa talaga sa inyo dito ay ang pangarap, mabago ang buhay. Ang pangarap, mabago ang buhay. O di kaya, magkaroon ng 1 million,
kapag accumulate ng 1 million, tama ba yun? Like ka dyan, kapag ang pangarap mo ay magiging milyonaryo at milyonarya sa isip. Di ba? Ayan, daming nag-like. So, di ba? Madaming nag-like. Okay? So, kung ang ano ngayon, kung ang inisip mo ngayon ay ang pangarap mo ngayon ay maging mayaman, maging or di kaya maging maging milyonarya. Masungkit ang 1 million. Makapag-accumulate ng 1 million sa isip. Ngayon pa lang pinakongratulate na kita. Congratulations sa NBB at him. Kapag yun ang pangarap mo. Kasi hindi lahat ng tao ganun kalaki ang pangarap. But before that, may but na naman, Apnes? Meron. Pero, kailangan, madibilok mo muna ang sarili mo. Madibilok mo muna ang sarili mo na tinatawag na, bago ka maging yumaman, madibilok mo muna ang sarili mo na tinatawag na rich and millionaire's mindset. Kailangan ganun po dapat ang madibilok sa'yo. Kasi kapag hindi, hindi po makuha ito. Nagmumula po ito sa ating leadership, sa ating BMS training. Ilan ang attendees mo, left and right under yours? Yun po yung may pangarap para masungkit natin ang ating pangarap. Kahit kabisado mo pa lahat ng training, sikat ka pa sa product demo ng alliance na ito, sikat ka pa sa OPP mag-present, malupit ka nang mag-pronounce, hindi po tayo nagpatapos dyan kapag wala kang na-product purchase, wala kang na-purchase na package under your team, under your own group, hindi po ka makapagsungkit ng 1 million sa isip. Kaya kailangan, madidevelop ka talaga. Yung skills mo, yung mindset mo, madidevelop muna talaga tayo sa na magiging rich and millionaire's mindset. Isip pa lang payaman na. Pananalita pa lang payaman na. Pag-attend pa lang ng training payaman na. Kilos payaman. Lahat payaman. Yan. Diba? So ganun po yung ating sikreto patungo sa pagyaman. Diba? May natutunan na ba? Yan guys. Kaya nga sinasabi ko, hindi ka makabalik na sa mga pinanggalingan mo eh. Diba? Hindi ka na pwedeng makabalik sa mga pinanggalingan mo kasi marami ka nang mabubuo kapag ka ikaw ay self-motivated leader. Yan, leader type ka. Yun na po yung mangyayari sa'yo. Okay, so thank you. Alam ko marami na pong learnings. Thank you po din Oscar at din AJ. Sorry po sa mga leaders. Natamaan ko ba kayo? Hindi ko naman din alam at sadya. At siyempre, dahil sa naging productive po yung grupo ko sa ganyang disiplina ko sa kanila, senior ko lang din po sa inyo. Kasi sabi naman ni Dean Oscar, ni Dean PJ, mag-inspire po ako sa inyo. Pero sorry ha, namukpok pala, hindi lang inspire. So, ayan, bahala na kayo dyan mag-judge. So, thank you so much, MBB and him. So, ayun guys, salamat po Apnes. Talagang nakaka-inspire yung inyong no? So, lahat ba kayo guys, meron kayong natutunan? At ayun, paki-heart react naman dyan kung meron kayong natutunan. Ayun. Okay guys, Apnes, pwede po bang magsagot ka po ng mga konting mga tanong dyan? Kung okay lang po. Ay, sige po. Wow, bati pa lang pa rin tayo. Ah, sige, sige. Ayan, bati pa po tayo. Ayan, tanong po kayo dyan, mga OFW, mas ma-okay kung kayo na munang magtatanong kasi, ayan, napakalupit dating OFW yung nag-share sa atin ngayon, di ba? So, nakaka-inspire talaga, guys. So, ayan, kung may tanong kayo, meron din sagot yan. Kasagutin niya ng ating pinakamalupit na apply na lupit talaga nakaka-inspire, no? Ayan, pati marketers, pwede kayo magtanong kasi, ayan, napakalaki na ng grupo niya ni Apnes. Marami na siyang marketer. So, ayan, may mga tanong ba? Ako na lang po, Apnes, tanong ko lang po kung ano po ba yung mas maganda sa OFW? Kung left and right ba na marketer or isang marketer lang po? Wow, magandang tanong yan ah. Nasa grupo ko yan.
Ayun. So, ayun na lang, isagutin ko na lang yan sa experience ko applying. Sa OFW kong leader, sobra siyang negative. Nag-send mode siya ng isang taon. Tapos, 4 months pa lang siya sa ibang bansa that time. 1 year siyang nag-send mode sa amin. Di man siya nag-left sa chatroom. So, 2019, siyang nag-send mode. Tapos, nag-pandemic tayo ng 2020. So, nung tinawagan na namin, kasi lahat ng nag-send mode siya, kinakongrats ko, in-screenshot ko yung chatroom tuwing may training, na-send mode yung pangalan niya. So, in-screenshot ko, send sa inbox niya. So, hanggang sa dumating ang time, kasi na successful story sa chatroom namin, sa mga training room, nagbabasa din pala siya. So, doon niya nalaman sa loob ng 1 year. Sabi niya, sa totoo lang, gusto ko, kaya lang, wala talaga akong time, kaya nag-send mode ako. Hindi ibig sabihin, nagtampo ako, kaya lang, wala lang akong time. So, binigay ko sa kanya yung, sinabi ko sa kanya yung sistema natin na marketer. So, yun, manipon din pala siya, kumuha siya ng lift and write. Ang isa niyang kinuha, yung anak niyang construction worker. Naturuan dito, ginawa niyang marketer. So, syempre, pag marketer, hindi ka member. Mag-member na lang kapag na may napa-join na. So, yung isa naman, marketer niya na, kami na yung nag-provide. Ang good news po, guys, dalawa po yung kinuha niya, nag-seven heads po siya. Hindi naman lahat bulto na seven heads siya. Bali, kami na nagturo sa structure ng account niya na 1, 2, 4. Tapos yung marketer sa number 4 nila, guys. Tapos sa kabila naman ay, 3-7 ba yun? Sa kabila. Yung ganun pong nangyari. Kasi hindi naman niya ma-provide ang buong 7 heads. So yun, after 1 year, guys, after finish contract niya, nag-check po siya ng 215,000 pag-uwi dito. Sinundo po namin sa airport at meron po siyang 4 na hub na inuwian ngayon. So ngayon, good news, 5 na po yung hub niya. At yung networker, at ang marketer niya, top achievers na rin po ng CHMI. Hindi pagkalayo yung result niya at kay Upline Leo Abiliano, kung kilala po yung alliance ko. Yan, ganun pong nangyari sa marketer niya. So ang OFW, no choice. Top earner ko po sa kanya, yung top 21 every recognition ang lift and write ng marketer. So yung marketer na yan ngayon, meron na rin mga sariling marketer. Ang market namin, OFW talaga. At ang OFW talaga namin, wala kaming OFW ngayon na walang marketer. Kaya ang full-timers ng buong grupo, kulang-kulang 300 na po lahat. More on, maraming marketer ang pumanasa 150. Nasa 50. 54 ang marketer nga bago ngayon, yung coming join pa lang. Yung iba naman 2 weeks pa lang, may mga join na 2 weeks pa lang na na-encode na kasi may mga kaya sila na hindi kaya ng upline. May mga nakabilib ako kasi may mga kaya sila na kakayanan sila na hindi kaya ng mga OFW natin kasi busy nga, di ba? Yun. So pwede siya, mas maganda. Tapos ang iba ko namang leader, marketer nila ay isa lang kasi nga nagpapadala pa sa pamilya at student pa yung mga pamilya nila, nag-aaral daw sa online module. Yun. So konti lang yung sweldo, may sweldo kasi 17,000, tapos yun, isa lang yung marketer kasi 5k din si single ko eh. This top for 5, tapos 5k ang single ko sa monthly. Bahala na ako dun mag-budget yung mga leaders ko. Yan. So yun po, and pagkatapos, kaya po tayo nag-anim lang na marketer, 6 na buwan ang support kasi pag nag-strong side din nila, sa akin lang po ha, strong side na sila, doon na din po kukuha after 6 months yung OFW para sa pang-peering naman na marketer sa mga hindi kaya. So yun, ganun po ha. Wow, grabe. Nakaka-inspire, talagang malupit, no? So yung mga nagbabalak na kumuha ng marketer dyan, no? Mas maganda daw kung yung dalawa. Kung kaya mo, depende yan. Pero kung okay lang din, kung isa lang. Kasi yun nga lang din ang kaya ng budget, di ba? And dagdag ko lang doon up, sa dalawang kumuha ng marketer, nagkataon po kasi na ang hub, malaki yung hub. So ang nangyari po, in-aware ko yung OFW na bawat payment ng Meralco, divide silang lahat na nasa hub. Yun po yung kumuha ng dalawang marketer. Depende po sa hub kasi ang iba kasi 5K talaga yung ano kasi ilan lang naman sila. May mga hub akong maliit lang ang tao. So naintindihan ko yun. Yung iba marami ang tao sa hub. So in-aware ko yung leader kong OFW na ito yung laman sa hub. Tapos ang breakdown, alam niya na ito yung Meralco, ito yung tubig, ito yung divide ng pagkain per week.
So, doon siya nagpapadala. Kaya nakaya niya yung left and right. Yun. Ganon. Depende po sa sitwasyon, sa hub at patakaran ng upline. Yun. Wow. Ayun na, di ba? So, ayun. Tapos 10K ang rent nila. 10K. So, meron pang pagkain. May ano pa. So, yun. Na-monitor din naman namin. Kaya isa lang din ang kinuha talaga. 5K lang din talaga yung kaya nila. Wow. So, di ba ang lupit? Ganun ka rin po ba mag-undelap niya sa, ano, sa mga hub mo? Marami po kayong marketer, di ba? Ano yon? Marami rin po kayong marketer, di ba? Yung ano, sa hub nyo, marami rin po kayong hub. Marami po. Ngayon, meron ako dyan sa, meron ako sa Rosario. Nasa 56 full-timers sa Rosario. Meron pong, ito, 8, siyam na hub dyan sa Rosario. Wow, ang dami po. Talagang ang lupit. Tapos meron salamat. Din bow. Ang dami po pala, no? So, salamat po sa tanong nyo. Ay, sasagot nyo po, Ap. So, nasagot naman po ng maayos. Gawa ng marketer. Sa Laguna, 2. Sa Antipolo, 3. Sa De Castro, 4. Sobra pong dami ng hub because of marketer system. Wow. At ang OFW na kumita talaga. Ang lupit, ang lupit, ang lupit. Napakalupit. Thanks po. Sa OFW na nakikinig ngayon, huwag ka nang kuripot. Maturo ko sa iyo, huwag kang maging kuripot. Huwag kang matakot kasi may mentor naman na mag-guide sa iyong marketer. At kapag ang marketer mo matigas ang ulo, ang mentor nagre-report po yan sa inyo bilang isang OFW na, oy, change marketer tayo, di sumusunod yung marketer mo. Change tayo. Huwag mo tapusin na 6 months to. Pauwi natin to. Ganun. Kapag hindi sumusunod ng routine, may part ang mentor na tutukan kasi ang goal, mapauwi ka bilang isang OFW. Yun. So, ganun po. Huwag matakot sumubok. Para lang yan na negosyo ka ng kamatis. Pag hindi naubos yung kamatis po, pag nabulok, di ba tapon? O di ba sumulit ka ulit? Negosyo ka ulit? Di ba invest ka ulit? Di ba natin sa network? Huwag natin tingnan yung lugi. Ang tingnan natin yung outcome. Ganun, subok-subok lang. Marami akong leaders na nasasaktan ng mga marketers, pero never sumusuko. Talagang ako naman tagahilot ng sugat nila. Yan po, Ap. Wow, ang lupit. Talagang tagahilom na. Bilang nanay na ng mga marketer, is tagahilom pa talaga ng sugat. No? Napakalapit talaga ni Apnis. Ap, salamat po sa sagot niyo. May nagtanong po dito, Ap. About naman to sa mga partner-partner tulad ng sinasabi niyo kanina. Upline, pag ang partner mo hindi naman supportive sa ginagawa mo, ano po ang magandang gawin? Abay, sinabi ko na kanina. Abay, distraction yan. Itabi mo na yan. Isa ako na po ba, Ab? Partner na ano yan? Partner love life o partner na down life? Ano ba? Partner? Partner Rem-Rem? Ano po ba to? Love life ba? O sa okay. Tingin ko, partner ano? Partner love life to? Partner mo na. Partner mo na. Super kasasabi ko lang kanina, kapag kinikilig ka at marami kang napapiin, ano? Pero sa inspirasyon yan, ulitin ko na naman eh. Kapag imot-imot yan, o kasabi mo lang, anong gagawin? O di, i-distraction yan. Isit aside mo muna. Ito ha, ang sagot ko dyan. Ito, piliin mo ang pangarap mo. Kung mahal mo siya talaga, seryosohin mo itong isi, isit aside mo muna siya. Sabi ko nga kanina, sacrifice something to give something. Hindi basta-basta ang itataya mo dito eh. Diba? So sacrifice mo muna siya. Balikan mo na lang kapag mayaman ka na. Pag mayaman ka na, magdadrive ka ng sarili mong car. Halimbawa, yung nagtatanong lalaki, magdadrive ka ng car. Isinit aside mo siya. Never mo siyang nahalikan muli sa loob ng 3 years. Oh, tagal. Diba? Kung hindi ka makapag-antay, o dibilisan mo na para matikman mo ulit. Ganun lang naman yon. Okay? So kung 3 years, wow, lumabas na yung first car mo. Yung talagang inasam-asam mo sana sa pangarap mo yung nasa papel ngayon. At ngayon ay naging pangarap mo na. So ang nagiging dinadrive mo na. So ang nangyari, umuwi ka na. Tiningnan mo yung girlfriend mo. Tiningnan mo yung tanong mo. Pinuntahan mo na. Pagtingin mo, aba, nagpadidi. Hindi ka nagsabi eh. Hindi ka nagsabi kung umuwi ka. Nagpadidi sa labas ng bahay nila. May nagdidi sa left. May nagdidi sa right. Oh my God, may humawak pa na sa palda.
sa loob ng 3 years, nakabuo yung jowa mo ng 3. Nakabuo yung jowa mo ng 3. Ikaw may sasakyan. Grabe, honest ka talaga. Kasi ang ginawa mo, negosyo lang. Dinutukan mo talaga yung negosyo mo. Ang nangyari, umuwi ka. Anong nakita mo? Dahil self-motivated ka, millionaire circle ka, car achiever ka, nakita mo yung jowa mo, nagpadidi, left and right, may naghawak pa na panganay sa palda. Nakita mo, matured na ang mahal mo. Nasaktan ka, hindi ka nasaktan. Ang nangyari, naawa ka na lang. Anong thinking mo? Buti na lang, hindi ako nagpadala sa emosyon niya sa akin na pinapahinto niya ako sa isip. Buti na lang, hindi ako nagpapadistract, hindi siya supportive sa akin nung naging kami. Yun pala, hindi naman pala siya ang God's will para sa akin. Oh, di ba? Hindi naman siya pala ang God's will para sa akin. Ang ginawa mo, binigyan mo na lang ng 10,000 para panggatas. Di ba? Tapos umuwi ka, wala pa rin umupo sa front seat mo. Umuwi ka at naka-move on at tinuro mo sa mga downline mo ang na-experience mo sa love life. Ngayon, lumaki, nagsanga ang grupo mo at nakapag-advise ka na sa ilalim mo because you experienced. Di ba? Na-experience mo. So ang ituro mo sa downline mo, ganun na. Hindi pala totoo lahat, God's will na. Joke lang lahat yun. So ngayon, isit aside mo yan. Hindi siya nakatulong sa'yo eh. Isin mo, promise. Pag yumaman ka, magsilik ka na lang. You can silik. Kotse mo pa lang, nagsasalita na. Nagsasalita na yan sa mamahalin mo at magmamahal sa'yo. Okay ba yan? Patunayan mo, sa pamilya to ang ginagawa mo, hindi sa kanya. Kaya huwag kang patinag. Nasagot ba? Pwede magtanong, apps? Sige, pwede po. Tanong ko lang, apps. Halimbawa, apps, mayroon kang 15 accounts. Anong maisuggest mo dito tungkol sa marketer? Ano-ano? Pakiulit pag, na. Masyadong pag mayroon kang 15 accounts, halimbawa yes. lang, okay. Anong masasuggest mo dito sa may-ari ng 15 accounts? Paano siya maka-ano ng marketers? Anong gagawin niya? Kung may 15 accounts? Yep. Yes po. Wow! Napakagandang tanong. Alam nyo, ito pa, hindi nakalimutan ko ikwento kanina. Ito na pisagot po, tinatanong mo. Anong gagawin sa 15 accounts? Meron yes. po downline guys na nag-15 accounts. Nag-15 accounts. Yung nag-15 accounts, inilatag ko sa kanya ang marketers. Kaya lang, she is to believe itong na-recruit naming downline. So ang nangyari, binasa ko sa kanya ang marketer contract, upline contract, OFW contract. So malinaw. Nung malinaw sa kanya, natutukan ko bilang mentor. At nung malinaw sa OFW, ang obligasyon niya na mag-support ng 6 months. Ang ginawa, nilagyan ng marketer ang 15 niyang accounts, 16 marketer. Wow. Ganun po nangyari. At ang nangyari guys, kaya po sa Kingsville, meron po kaming isang hub. Ang rent po, 20 mil, tatlong kwarto po. Pero ang divide nila, sobrang na lang liit kasi ang dami nila. Nakamura po doon ang nag-15 accounts. Kasi kung anong Meralco divide, kung anong tubig divide, bawat PN, limpak na 1-8. Ang 15 accounts siya, bawat account, kumita ng 1-8. Yun po nangyari siya. 16 accounts. Sa hindi kaya, yun po kasi ang nag-provide po, mag-asawa po sila sa abroad. Reality po, nangyari po ngayon sa team ko yan. Okay. Kaya sa po, laki. Ang ano, basta, sumabog ang grupo. Sumabog po talaga. Kaya noong nakaraan, Tuesday po, ang package po namin nung Tuesday, total ng under ng grupo na bumili ng package, nag-GCQ tayo ng 1 week. Tama ba? Yeah. Nag-GCQ tayo ng 1 week. Dahil 1 week, sarado ang Empowered Consumerism. Nakaipon po kami ng 220 package. Production po ng marketer yun. Dito sa Antipolo. So, ganun po nangyari. So, paano yun na-provide ng OFW? Yun pong nag-15 accounts, isang lalaki, ang nag-ang 15 accounts yun ha, yun po ang may marketer. Ang asawa niya, 7 accounts. Pareho po silang nasa abroad. Pareho po silang OFW. Sila po ay 12 years na
na OFW, sawa na daw po sila mag-OFW kasi ang anak nila nandito daw sa Pinas. Mag-asawa sila nandyan daw. So yun, nagkuha ng marketer. So nag-divide. Nakamura sila kasi divide naman, marami naman sila. Marami okay. naman sila nag-divide dito sa ano. Okay. Magkano lang yung internet na accumulate nila? 3,000. Nag-interest na kami ng Wi-Fi pero murang-mura pa rin pagdating sa divide. So yun, pasok pa rin sila. Yun po nangyari guys, kaya wala nang ginagawa yung leader kong OFW. Grabe talaga. Pagdating sa orientation, wala na. Upo-upo na. Kain na lang OFW. Kami na nag-orientation. Pagdating sa mga dream board, doon na lang sa 16 yung full-timers. Dream board presenter. Kakabaleo. Grabe talaga. Kaya OFW ka, nakinig ka sa akin ngayon. Hindi kita binabaliw. Totoo po nangyari sa grupo ko ito. So, upline, salamat po sa tanong mo. Kasi po, na-share ko. Nakalimutan kong i-share kanina sa kanina nung ako pinag-talk. Yun po ang... Pwede po yan. Malupit na tanong mo yan. Grabe. Thank you so much, Ops. Thank you so much. Congrats. Thank you. Ayan, napakalupit. Napakalupit talaga ng sagot ng Apnis. So, ayun, OFW din yun. Sino yung nagtanong sa ano ata siya? Sa India. Kasi ganito so, yun, guys. Kung OFW po nagtanong, hindi porket mahirap tayo ngayon, habang buhay tayo maghirap, habang buhay na rin tayo maghirap, hindi. May chance tayo para umunlad kung gugustuhin natin. Tama ba? Porkit, tama po. Porkit mahirap tayo ngayon sa buhay, ay mahirap na rin ba tayo habang buhay? No. May chance tayo para umunlad at kung gugustuhin mo. Yan. Yes. At kung sa pagyaman. Yes. Wala sa natapos. Wala sa professional ka. Wala sa kung ano ka. Ako nga, di man ko marunong mag-English. Pero bakit may international ako? Di kasi nagtuloy-tuloy ako sa network. Ang ilalim ko, marunong mag-English. Ang ginawa ko lang, ginusto ko to. Tama ba? Wala sa edad. Kakuha ka ng malupit na leader. Ang pangarap mo, simpleng buhay. Di ang pangarap ng na-recruit mo, barko. Ang pangarap ng kabila mo, airplane. Wala kang choice. Di ba? Yeah. Tama, tama po, Ops. Yes. Thank you so much. Ayan. Salamat po, Apnesa. Ito po, may magtatanong ulit. Marketer naman po to, Ap. Ayan. Pwede ka na mag-open ng microphone. Hello po, Ap. Good morning po. Tanong ko lang po, ano po yung bago pong ako marketer, ano first step po mga dapat gawin as a bagong marketer po? Okay, anong dapat gawin sa mga bagong marketer? Ano daw po yung first step para sa pagiging malupit na marketer? Kasi bago lang daw po siya, one day pa lang. Okay, marketer yung nagtatanong. Yes po, Ap. Okay. Bilang isang marketer, wow, napakalupit naman nagtatanong marketer. Pag nagtanong talaga, malaki ang pangarap, no? So, bilang isang marketer, kung ano yung routine na sinasabi ng upline mo, sundin mo. Araw-araw, meron kang training na pinapanood. Araw-araw, meron. Kasi dahil ikaw ay baguhan, kung wala ka pa lang naman yung 1 month, 2 months, 3 months, tuloy-tuloy kang umaten ng mga trainings, wag na wag kang mawala dyan. Huwag na iwasan mo yung nagmamadali ka para makapagpa-PINs. Kailangan meron kang isa lang sa isang araw na panuorin na mamotivate ka. Mamotivate ka. Hindi naman isang oras, hindi naman matagal yan eh. Tapusin mo lang yung isa lang sa isang araw. Tapusin mo yan, tapos saka ka naman humataw. So pagising bilang isang network, isang marketer, pagising mo, gratitude. Make sure bilang isang marketer, meron kang dalawang notebook. Ang isa, gratitude note. Ang isa, prospect list. Huwag na huwag kang, wala pong yumayaman na walang prospect list. Dapat mayroong prospect list, lalo pag may close deal. May mga pina-welcome sa chatroom, isulat mo yan. Tapos may gratitude. Pag gising sa umaga, ano yung gratitude? 10 pasalamat ng isulat mo. Iba yung nagpipray ka na sinusulat mo pa. Diba? Salamat sa mga na-add ko ngayon. Salamat sa mga uplines ko sa magtuturo sa akin buong araw. Salamat sa mga motivation na papakinggan ko. Salamat sa mga PNs. Imagine mo, hindi mo pa na alam, tinuro ni PJ nakaraan sa Nico, hindi mo pa nasabi, napasalamatan mo na.
Yun, totoo po yun kasi yun po yung gratitude. Ayan, so, yun ang gawin mo part. Tapos, always, ano, gratitude, what you have. Tapos, huwag kang maarte sa food. Huwag kang maarte. Ako na magsabi sa'yo kasi, di ba, lalo na, di ko alam kung ano yung sitwasyon ninyo, merong mga, sa akin, meron kasing ano, schedules ng pagkain. Schedules niya ng linis ngayon, schedules na rin sa luto. Ganon. So, inaware ko yung mga leaders ko na huwag maarte sa nagmareklamo, maalat ba to? Hindi naman lahat malupit magluto eh. Hindi naman lahat na design sa cook. Di ba? Di ba? So, yun. Inaware ko na sila. So, ako na mismo magsabi sa'yo na dapat doon pa lang may gratitude tayo. Maalat man yan, tahimik na lang at least may nagpakain pa. Yun. Ha? Masensya ka na. Ito po talaga yung dapat. So, dapat doon pa lang, yun ang mga gagawin natin. And, yung mga maging masunurin ka lang, maging masunurin ka sa daily routine bilang isang full-time, tapos kung saan ka nakatira. Yun ang napakahalaga. And then, sa mga meetings, nangunguna ka kasi di na kailangan palukpukin tayo, i-remind. Yun, and then step by step, wag kang mawala sa welcoming chat room. Lagi kang nagpaparamdam doon at mag-send ka ng mga motivational. Araw-araw, may activities ang iyong timeline. Araw-araw, mayroon kang pinupost sa timeline mo. Buhay na buhay talaga yung timeline mo. Bilang isang marketer, ang gagawin mo sa timeline mo, gawin mong hectares. Gawin mong lupain. Gawin mong lupain, marami kang tanim, at yung Facebook mo dapat 10 yan. Pang-11 yung totoo mong pangalan. Kasi ikaw yung marketer nagsasabi, ikaw na ang sasabihan ko. Okay? Magkakaroon ka ng 10 backup account. Pang-11, main account mo yan. Yung main account mo, bida yan. Bida yung account mo, lagi araw-araw, activities. Meron yan, training ng grupo mo. Dapat hindi yan napapanis sa timeline mo. Yung mga meeting ninyo sa Zoom, dapat post mo talaga yan. Lift up mo yung upline mo. Thank you sa meeting, i-edit by ganito. Ganon ang gagawin mo. Tapos, backup account. Mag-add talaga bago ka matulog. Mag-add ka ng 20. Sa 10 mong account, 20 ang i-add mo every day. Pag 20 every day, times 20 times 10 equals 200 a day. Wow! 200 a day. 200 a day, you have 11 days. Yung 11 days. Ayun, so, sa 11 days, 200 times 7, precious Jed, 200 times 11 equals 1.4 ba? Tama ba? 1.4. If I'm not mistaken, mahina ako sa math. Pero okay lang, at least nagsisix figure naman. Mahina talaga ako sa math nung ako nag-aral. Magkano, Jed? 200 times 7. Diba? 1,400 man siguro yan. 1.4 po. Matalino po mga kasama ko dito. Yes, 1.4, di ba? 1.4 a week. Wow, 1.4 ang prospect mo. 1,400 ang prospect mo bilang isang marketer. Prospect yan ha, pero hindi pa yun in-accept ka lahat. Pero at least 1,400 per week. 1,400 per week times 4 weeks. Precious Jed, times 4 weeks. Magkano prospect inside 1 month? 5,600. Diba? Ganon. So, mag-action. Kung marketer ko, 2 weeks, 1 month, may PE na. Bakit? 1,400 prospect a week. 5,600 per month prospect. Kasi nakatingin sa power of 2. Yun po yung nangyari. And then, syempre, elite talaga yan sila. Elite. And then, level. Sa levels na si HMI, di po nawawala sila. Yun. So, ganun po yung tama na gagawin bilang isang marketer. At alam ko, ikaw na nagtanong sa akin ngayon, ang goal mo ay makapagpa-join. Tama ba, partner? Ang goal mo ay makapagpa-join para magiging member ka. Or, kung member ka na ngayon na nagtatanong, ang goal mo naman ngayon ay alagaan ang iyong na-invite. Kung ikaw na na-marketer, ito para sa lahat na lang 'to ang sagot ko sa kanya. Kung ikaw ngayon, marketer, ang goal, ang sinabi ni upline mo, mag-market ka ng OFW, okay, totoo yun. Ako na mismo magsabi sa'yo, mag-market ka ng OFW, walang talon-talon.
Kung OFW ka, OFW ka. Kung international ka, international ka. Wala pong international, tapos bukas, OFW. Ang tawag doon, nag-market ka, nag-mangka, kas dalawang ilog. Pag international ka, international ka lang. Pag OFW ka, OFW ka lang kasi di ka makakafocus. Iwan ko lang po sa sistema sa inyo, ha? Para sa akin. Hindi ko pinapapokus yung hindi naging, hindi naman siya nag-international, wala naman siyang ingredients. Wala naman siyang ingredients eh. Nag-international bigla kasi may nag-add na. So naubos na lang yung oras niya doon, nakalimutan niya i-motivate yung mga leader niyang OFW. So pinagbawal ko sa akin. Share ko lang din naman yan. So yun pong nangyari sa akin eh. Hindi ko pinapasabayan kung doon siya hiyang, doon ko siya ilalagay kung doon siya, saan siya capable. So, Peter, sa kanila. Nila ay makapagpa-join ka ng isang OFW. Ang isang OFW, kapag nakapagpa-join ka, ipakausap mo yan sa akin. Pag ipakausap mo yan sa apply mo na mindset, kukuha ng marketer. Ikaw na marketer, magiging marketer ka, eventually, leader. Wow! Maganda ba pakinggan? Marketer, eventually, leader. Kasi bakit? Yung na-invite mo OFW. Yung OFW, naturuan natin kukuha ng marketer. Ang marketer niya, ang marketer ni OFW, naka-recruit ng OFW, kumuha din ba ng marketer sa ilalim? Left and right hanggang sa makuha mo na yung gusto mo sa buhay. Nagsisimula ka lang sa marketer. Nagsisimula ka sa wala. Bakit wala? Ni kahit piso, wala kang inilabas. Ang usapan, kasi marketer ka. Nakuha niyo ang result? Yun po yung mangyari. So, marketer, pag marketer ka, hindi po pwedeng isa lang ang account. Hindi po pwedeng lima lang ang account. Kailangan sampu. Pinaka-maximum, sampu pataas. At syempre, powerful connection. Yan. Nasagot ko ba, Ap, yung tanong mo? Wag na wag mawala ka sa Miko. Wag na wag kang mawala sa Ipo. Tante, kapag ka na, kumita ka na, huwag lumpi ang ulo mo. Bilang isang marketer na nagtatanong sa akin, stipot ka lang, maging mabait, maging masunurin, kasi ang future mo to become upline and you will be the first millionaire of your own family. Yan, di ba? Kaya congratulations bilang isang marketer na nagtatanong, may pangarap ka po talaga. Thank you po, upline. Ayan, thank you, guys. Ito po yung i-share, guys. Ito po yung leaders ko na LinkedIn account na may marketer. Ito yan, ito. Yan, ito. Ito siya, 15. Na marketer, nasa ilalim. Ito siya, 15 account. Yung, di man ko marunong mag-drawing, ang ginawa ko, yung piso, nilagay ko diyan, tapos bilog. Kasi hindi ako straight mag-drawing. Tapos itong sa ilalim na maliit, yung 5, na bago ngayon, yan, yung walang butas. Ito. Ito yung ginawa ko. So, kaya maganda ang structure. So, pwede naman din siyang i-print. Mas maganda. Kaso lang, di ako marunong eh. Sa kaya, ano ako, manual. Yan. So, print, ipiprint na ng downline ko. So, ito yon. Tapos, yon mga marketer. So, lahat ng account, kita 1-8. So, 6 months lang naman. Kaya, matindi rin yung turo ng mentor kami na nag-guide. Matindi po talaga kasi hindi po biro din yung gastusin niya na nagkuha ng market na ganito po karami. So, sa loob ng 6 months, sacrifice po talaga sila. And then, sa loob po ng 12 years, meron din po silang ipon. Kaya po, talagang bagsak yung marketer, 16 talaga katao. So, lahat ng account, na-imagine mo, lahat ng account, meron. Merong marketer. So, 6 months lang po naman. At in-aware ko din po yung OFW, sa 16 marketer, meron po dyan buang. Anong buang? Sa nyug, di ba yung tanim ng nyug, guys? Di ba sa lahat ng nyug mabunga, meron din dyan lang laman? Di ba? Ganun na din po dito. O syempre, sa di ba 2 years ba naman namin ang na-experience itong going 2 years ng marketer? So syempre, may mga na-experience ang mga mentor. Kaya aware po tayo dito. In-aware ko rin po yung OFW na nagsusupport, na hindi lahat matino, meron din buang, meron din baliw ba, wala laman. Di ba? So, maging matalino pa sa mentor, meron ganon. So, hindi naman lahat. Wala naman sa grupong ito, sa IMBB at IM. Di ba? At yon, pero may pero yan. Hindi lahat buang. Merong manatili dyan. Kahit pa paano, may manatili sa 16, moving pa rin si OFW. Nakuha nyo?
Ganon, sa 16. Meron matino dyan. Kaya may peering pa rin, moving pa rin. At it makes a millionaire sa OFW na sumusubok, sa OFW na sumusugal. After finish contract, hindi na sila babalik pang muli maging OFW dahil sila po'y sumubok, sila po'y tumaya dito. So, mag-millionaire yan? Mag-millionaire talaga yan. At it can multiply. 6 months mo, gawing millionaire yan. Ang 6 months na suporta mo. Kaya wag mong panghinayangan. Okay. Ayan, salamat po, Ap, sa magandang sagot. May nagtanong dito, Ap, sino daw po yung mga imang kasama ko? Sino daw po kaya yung buwang sa amin dito? Ano? Wow. Sino daw po yung buwang sa amin dito, Ap? Kasi lahat kami dito, marketer eh. Sino daw po yung buwang sa amin dito? Ay, ganun, sorry. Marketer pala dito, iba? Marami po. So, ayun guys, maghanap na ka tayo ulit ng mga tanong. Yung mga OFW dyan, kaya marketer dyan. Ayan. Magtanong na kayo kasi napakalapit. May tanong yung... pa, Apps. Good morning. Good morning, Apps. May tanong lang ako kasi masayahin ka. Nung pumasok ka dito sa business, maging bago ka na ugali mo? Na-attitude ba? Kasi masayahin ka eh. Ay, grabe. Kung tanungin mo ako, ang makakasagot niyan si Upline Doc Arthur, si Upline Adrian Bito. Grabe. Alam po nila yung attitude ko, Apps, nung nag-start. Grabe, halos di ko ma-absorb ang mga training. Lalo na pagbigyan ko ng penalty. Lagyan ako ng penalty sa team, sa upline ko. Galit na ako. Tapos yung Nico, pinaulit-ulit nila akong attend dyan. Galit na ako. Sobra, hindi ko na-absorb agad-agad. Paano mo na-control, Apps? Kasi ganun ako eh. Pero, kaka-attend ko ang nakapag-control at nakapagpabago sa akin. Pinaka first time kong umattend ng BMS. Doon ko iniyak lahat. BMS training. Doon ko nakita na kaya pala mareklamador ako. At ang downline ko, reklamador din. Reklamador din kasi ako. Doon ko nalaman, mangkisi, mangkido. Kung sino ako, yun yung downline ko. Binago ko talaga. Masakit man. At hindi halos ko magawa eh. Paano ba? So yun. Dahil may mentoring tayo kay Doc Art, doon ko ako natuto sa poor agreement. Yung sa pananalita, yung sa poor agreement na sinasabi ni Doc Art, doon, minaster ko lang. Tapos, lagi ako sa training, lagi kong sinasalang sa training. Tapos, pag may mga problema ako, hindi ko dinadamot sa upline ko. Sinasabi ko, ano pa ba yung dapat kong gawin? Ano pa ba yung dapat kong... Kasi parang para ma-handle ko ng maayos ang grupo. So, hanggang ngayon. At nag-elite po talaga ako, Abs. Nag-elite ako. Lumaki po ako sa elite. Nag-grupo. Itong income ko ngayon, dahil po ito sa elite. Maraming attitude. Kung ano yung attitude ko noon, naani ko sa downline ko. Sobra kong pasaway sa upline ko noon, naani ko sa downline ko na hindi din pala basta-basta. Naging leader ako na may grupo na ako lip and right. Kailangan kong baguhin ang attitude ko. Kailangan kong magbago. Kailangan akong mag-attend ng leadership. Kailangan ako mag-attend ng BMS para makita ako sa downline ko. Dumating talaga sa time na hindi umattend ang mga downlines ko. Hindi ako pumayag na ako wala. Kasi ako yung tularan nila eh. Ako talaga yung tularan nila. Kaka-attend ko lang, kaka-attend. Natino din. Kaya, di ba, lupit ko namang inspire ngayon. Looks naman, di ba? Kasi idol nga kita, Apps eh. Dumaan po talaga ako sa ganun. Kaya, yan, magandang tanong mo na yan. Kasi hindi naman tayo, mismo, yung mentor natin, hindi nila kaya tayong baguhin. Hindi talaga. Kahit ano pang training, hindi nila talaga kaya tayong ituwid. Tayo lang talaga makapag-disiplina sa ating sarili at mag-control. Tayo lang. Kasi given naman siya eh. Kung gusto, dalawa lang naman ang option. Either sumunod tayo para magbago ang buhay natin or titigasan natin ang ulo natin, babagal din yung network natin. So yun. Ay, kasi lagi ako up sub life. Lagi ko hindi ko mahihit ang 20 ko. Lagi ako hindi ako na-recognize. Okay, saan? Napoleon Hill? Oh. Diyan ako lagi nagsasablay. Okay. Dalawang business na. Sabi ko, baka sa ugali ko. Marami din po akong leaders up na gano'n, hindi nakaka-hit. Tapos, nakaraan nga, na-hit, star ang hinihit niya, ang nangyari, top 1 na lang siya sa Elite.
Kasi nga, hindi nga niya na-post. So, ang ginawa ko dahil full-time, top 1 ka sa Elite. Kasi, bakit? Sinindan ko, kinongrats ko. Tapos, pagkatapos kong kinongrats, bakit ka sa Elite top 1? Hindi ka pa pumasok sa top 21? Ah, pasok po ako sa star ng, sa top 20 po sana. Kaya lang, sablay naman po ako sa Napoleon Hill po. Sablay sa Napoleon Hill. So, sabi ko, full-time ka, part-time. Kasi hindi ko makabisado lahat. Sabi niya, full-time. So, full-time. O, di wala na sinabuhin ko na. Sa pag-full-time, baguhin mo yung, mayroon tayong GLLA, Good Learning and Listening Attitude. So, sa loob ng 24 hours, mayroon kang 1 seconds para mag-send ng Napoleon Hill para sa pagyaman. Kung sistema man siya sa pagyaman, hindi man natin gawain noon. Pero meron tayong isit aside para makuha po natin yan. Because of Aplen Rodilin, sabi mo nga, nakuha ko na sana ang 20,000. Kaya lang, sablay ako sa communication. Tama pong tanong mo. Now, yes. Let me tell you. Wag mong ipagdamot ang income mo. Kaya parang awa mo na. Hindi po pwede si Downline mag-post ng Napoleon Hill mo. Hindi po pwede si Upline ang mag-post ng Napoleon Hill mo. Attitude mo po talaga ang dapat mong ayusin. Yes, bakit? Bakit po? Pag nahit, aminado, payaman ka talaga kasi nga, di ba, nagpapakurik ka eh. Ngayon, ang gawin mo, sikapin, makapag-post, alarm, mga leader kong iba, nag-a-alarm para sa kanilang Napoleon Hill. Imagine mo, alarm clock para sa gising lang yan, pero ngayon sa Napoleon Hill na. Napoleon Hill, mag-a-alarm. Nasa ibaba ng putokaper ng cellphone, ang Napoleon Hill. It reminds every day. Yes. Kung maaari, dinikit na sa reminders every day. Yun. So, ang ginawa ko sa grupo ko, ang page namin, merong everyday attendance. Nakalagay doon, name, sponsor, location, alliance. Ang mga nag-PM doon, yung mga official alliance. Nakapag Napoleon Hill ka na ba? O ganun. So, ipasa nila yung screenshot Napoleon Hill doon. Yun na lang talaga ang best kong nagawa kasi grabe, makalimutin sila. Ako pa, makalimutin din ako mag-remind. Doon na lang sa attendance ng page. So, in-screenshot nila guys ang Napoleon Hill. Kaya pag nagsisil kami, sabi nila, thank you upline. Malaking tulong yung page po. Pag silip ko doon sa notification, nakaremind yung Napoleon Hill. Kaya yun, napopost ko na rin. O, ganun. Tapos gumawa po ako ng chat room. Nakalagay, CHMI Napoleon Monitoring. So, doon po, nag-monitor. So, nagbabagsak ang lahat. Lalo na si Upline Leo Hit Alliance po. Malupit yun sa communication talaga yung alliance ko na yun. So, siya ang nagbabagsak. So, nadamay po lahat. Meron kaming chat room sa lahat ng elite na mga star achievers app. So, ganun ang ginawa ko. Kasi marirremind sila eh. Nagbagsak ang iba. So, hindi naman sablay ang attitude mo. Nakalimutan. Hindi natin maiwasan makalimutan. At saka normal lang kay tao man tayo. Pero, sa lahat na nag-hit nun, OFW kasi ako, apps. Part-time lang ako. OFW, part-time. OFW ka, apps. O sige. Yes. So, yun, gawin mo talaga, sikapin mo talaga. Pareho kayo ng upline kung OFW na toaster. Pangatlong toaster, na-hit lahat. Na-hit lahat. Kasi moving na talaga. Hindi niya ma-hit-hit. Gusto niya mag-talk ng leadership. Hindi ko pinapayagan kasi nga hindi naman niya na-hit. Sabi yes. Tama. Hindi naman yung income. Sabi ko kahit na UEI ito, may process tayo. Kahit na hit mo ang toto ang 20,000, iwala ka naman sa UEI, bawal 'yun. May mag-observe. Mm-hmm. So 'yun. Kaya napakahalaga na mag-post talaga tayo, not because of your achievement, but because of your upline and down your organization. Ikaw upline Rodilin, kung meron kang naisip na grupo mo na sa under mo, 'yun, ang award na 'yan ay para sa kanila. Kaya sikapin mo talaga na ma-remind ka kasi para sa kanila ang award na yan. Huwag nating itag ang ating mga stars. Porkit kumita tayo, ayon na lang ba nating mag-hit? Sa mga tanong ni Apple Rodilin, para po ito sa lahat. Na talagang huwag na, porkit anong star ka na? Malaki na ba ulo mo? Ayaw mo na bang mag-hit? Kasi nakita ka ng 3-star ka na? At saka ayaw mo na bang mag-post? Tuloy-tuloy ka pa rin. Kasi, there is more than that amount. There is more than that 20,000. Meron pang 3-star. Meron pang 4-star. Meron pang 5-star. Meron pang Hall of Fame. Meron pang bronze. Meron pang silver. Yung 200,000. Meron pang gold. Ang pinakamataas platinum, 500,000. Kaya,
huwag lumaki ang ulo. Yan. Diba yun? At huwag natin kalimutan. So, congratulations, Kaplan Rodilel. Bilang isang uri. Thank you so much. Star. Wow. Nakaka-inspire. Nakaka-inspire. You will be the next sa akin. Thank you so much, Idol. Welcome, Apps. Wow, nakakalupit talaga. Ang grupo niyo. Ang daming tanong, Kaplan Rodilel. Ayan, Ap, meron pa ba mga tanong dyan? Alam niyo ba, man talaga?